Hello, we! So magandang araw po sa lahat ng mga kapamilya natin at welcome po sa isa na namang Pasabog Pandar at di makabog-kabog na Hotspot LIVE Live na live. Ako po ang besh ng bayan, ako po si Jaiho at ngayon napakarami nating mga kapamilya netizens ang nakatutok sa ating pangmalakasang live na live kantahan kasama syempre ang mga very very special guests natin Team Pavino and Anthony Cruz. Hello! Hey, kumusta po ang lahat, pamilya? Hello! Kumusta po kayong lahat? Kumusta naman, Jai? Nakakatuwa ito. Unahin natin, syempre, ang pakipagkamustahan kay Antenor Cruz. Kamusta ka, Antenor? Ito naman po, medyo bored pero masaya kasi marami akong mga nagagawa ngayon na hindi ko nagagawa dati. And then, gusto ko magpasalamat. Thank you for having me today. Ayan. Of course, thank you so much din sa oras mo. Question, kasi di ba parang ang daming nagtatanong, yung name mo, before, if I'm not mistaken, from Tawag ng Tanghalan Season 2, Antenor Cruz. Ngayon, ang ginagamit mo na lang na name is Antenor Cruz. Bakit? Antenor Cruz. Na yun na yung pinakagamit at tanggalin yung Anton. Kasi parang medyo naisip namin na parang masyadong redundant kung Antenor Cruz. Saka parang mas catchy na, mas madaling maalala ng tao yung kung diretsong Antenor Cruz na lang. Kaya ayun, mas madali din. Kasi minsan naiiwan naman talaga yung Anton eh. So mas maganda na Antenor Cruz. Ang taray. Yeah. Si Tim naman. Hi, Tim! It's Hi, Jai! Kumusta? Oo, ang tagal na nating magkakilala. Kumbaga parang 35 days pa lang ata magkakilala na tayo. Tagal. Kamusta ka? I'm only 12. That time? Totoo ba? I'm only 12 years old. I'm kilala tayo yung 12 years old. Hindi naman. Mga 15 naman. Mga 15 years old. Ah, okay. Ito, anong ginagawa mo naman? Ngayong naka-enhanced community quarantine tayo, si Antenor sabi niya kanina, very busy siya sa lahat ng mga parang mga fundraising, mga online executions, ganyan. Ikaw, ano ang nakakapagpabisi sa'yo ngayong quarantine? Ngayong quarantine, ano, well, ang dami kong realizations na I'm able to do more things at home na digitally. So, I'm joining a lot of fundraisers to help our frontliners. Siyempre, I just did Bainian Musikahan with Mr. C. And that was very, very fun to do. And I think they've raised ilang million ngayon. But it's just nice to be able to support in this way. Kasi wala naman tayong magawa dito sa bahay. It's nice that at least as musicians, we can give back this way. So ayun, and I've been staying busy sa mga concerts. And yung ganito, I'm just being able to chat and connect with people. It's very nice. Aray. How about you, Antenor? Kamusta naman yes, ang busy ngayong ECQ? Ano na yung mga nagawa mo? Nagkakaabalahan pa? Yun, parang sa team din na mas engage ako ngayon sa social media kasi wala naman ibang way para ma-uplift yung mga or enlighten yung mga kababayan natin. Lalo na sa pinagdadaanan natin yun. So, nag-Facebook live ako, mas, kumbaga parang yung, for me kasi yung music, syempre, universal language yan. So, marami kang ma-affect to your, marami kang ma-inspire to your music. So, nag-Facebook live ako, tapos kumakata ako naman ako ng anong songs, mga inspirational songs. And then, mas engaged din ako ngayon sa IG, mas nagpo-post ako everyday, para, ayun, ma-uplift yung mga kababayan natin, mga Pilipino. Wow, 'di ba talaga? Totoo-totoo 'yan sa dami ng mga na-interview ko habang tayo ay naka-enhanced community quarantine. In all fairness, no, dito sa industry natin sa mga musikero, sa mga artista, parang ito yung time talaga that everybody using their craft, yung talent nila to showcase and at the same time to give inspiration through kung ano man like sa inyo sa mga pagkanta ninyo na nabibigyan sila ng more inspiration, na uplift natin sila ganyan. Pero syempre, 'di ba? It's also very, very important for us all na dapat very healthy pa rin ang ating mga pangangatawan. Oo. Sa panahon ngayon, paano nyo ginagawang healthy ang inyong mga body, ang inyong mga katawan, Tim? Well,
I'm not very familiar sa mga ibang workouts pag wala akong weights or anything. Nakikita ko sa online, ang dami nag gumagawa ng paraan. They're lifting their cats, their pets, their, you know, bike. Ako, puro body weight workout, push-ups, pull-ups, whatever I can do to just at least stay active. Minsan nag-walking lang ako dito sa building ko. I will just walk around at least. So at least naka-exercise yung muscles, yung bones. Ayun. And nagbo-vitamins. Siyempre, kailangan mag-vitamins, guys. Vitamin C. And kung may spot kayo na pwedeng mag-sunlight ka din for vitamin D. So, ayun. Yun ang ginagawa ko to stay healthy. Totoo yan. How about you, Antonor? Ako naman, before kasi ng lockdown, every day ako nag-gym. So, yun yung mga hindi ko na nagagawa ngayon kasi wala naman ako mga equipment dito sa bahay. But nakakabawi ako ngayon sa mahabang tulog. And then, ayun, kung ano talaga, more than enough rest. Tapos, tulad ng sabi ni Tim, vitamins, very important. Tapos, ang dami-daming foods dito sa bahay. In fact, nasisira na nga yung iba. Kasi sa sobrang dami, hindi na namin na nakakain. Pero yun, very important na kumain ng foods every day. And then, lots of, drink plenty of water. As much as possible na nakaka-more than 8 glasses of water a day dapat. Very important. Totoo. Yung fruits, yung mga vegetables, ganyan, water, tsaka yung vitamin D din ng sunlight. Pagdating ng 6 a.m. to 8:30 ata, no, yun yung pinaka parang okay. Yeah. Sa umaga, no? Yeah. Mm-hmm. Good morning. Totoo. Alam niyo, nakakatuwa. Napakarami pang susuport at humahanga sa inyong dalawa na talaga namang ang dami nilang mga comment dito. Sa isang kumita sila para mabasa natin. Sina Ces Oloteo, Trisha May Halwan, Charvin Molaco, Princess Lara, Daika Dayuta, si Cece, si Nene Eugenio, Emma David, at marami pa. Guys, keep your comments coming. Hey guys! Bye! Mababasa po natin yan dito sa ating live na episode ng Hotspot. Pero syempre, marami tayong mga kapamilya din, maraming mga viewers din tayo na sobrang nasa-stress na napapagod sila sa bahay nila. Ano ang pwede niyong ibigay na tips and advice sa kanila para maging productive din? Kasi syempre, like tayo, meron tayong mga online executions, nakakakanta kayo, ganyan. Yung mga nasa bahay, ano yung mga pwede niyong ibigay na tips sa kanila? Let's see. Ako muna or si Anton? Go ahead. Sige, ikaw muna. Sige. Well, for me, kasi hindi ako nagbabasa ng libro all the time. I'm trying to read more often kasi syempre din healthy din yun for the mind to read, actually read words, hindi yung sa screen. Kasi iba yung sa screen, iba yung hinahawak mo talaga yung libro. And so I've been having quiet time. I think people can do that as well as find new ways to cook. Ako, hindi ako cook, but ngayon, nagluluto na ako ng sinigang, picadillo. Kasi nag-uusap kami ng mom ko every day kasi may time na. And nasa Seattle siya ngayon. So as we all connect with each other again, maybe we can learn new recipes, new hobbies of ways to clean the house, to keep it sanitized. But for me, what I've been doing na bago is cooking talaga. And yung iba sa akin, kasi wala akong stove dito sa unit ko. So, gumawa ko ng paraan sa rice cooker. Wow! So, nagluluto ko ng kanin, fried rice, sinigang, lahat sa rice cooker. So, iba yun. Ang galing. Oo. In fairness naman talaga. Yan yung mga bagay na natututunan natin while we are experiencing the enhanced community quarantine. Nagawa ko yan dati sa rice cooker. Nagluto ko ng sinigang. Tapos, nilalagyan ko lang ng paper para mag-lock yung pangpahit ng cooker. Yun ang mahirap kasi nag-unlock siya, no, to warm. Lumalabas mga pagiging maabilidad natin ngayong quarantine. Pero sabi din nila na pwede kang magluto ng cake. You can bake a cake sa rice cooker. Hindi ko pa ginagawa yun, but I'll try that. I think pwede ka kung alam may tutong yung cake. Oo, totoo. Piling mo. Kasi pagka super nag-heat na siya ng bongga, hindi mo siya makokontrol kasi nga, hindi naman siya pang ano talaga. Pero at least, no, why not? Oo, kung si Tim, rice cooker ang naging kakampi, sandigan sa mga panahon ng ECQ. Ikaw, Antenor, ano sa'yo? Actually,
Ganun din, ang dami ko lang naluluto ngayon, hindi ko naluluto dati. But hindi rice cooker yung gamit ko. Totoong kalan. Pero tatry ko mag-bake ng cake sa rice cooker. Parang masarap yung totoong ng cake. Wow. Anyway, ayun lang naman mga mas connected sa loved ones ngayon through social media. Uh-huh. And then meron akong kasi nanonood ako ng mga influencers sa IG na nakakapag yung nag-raise ng funds. Uh-huh. And then para nga sa mga nangyayari ngayon. Like meron akong naisip na iba kung hindi sila like makakapag-ambag financially, pwede naman silang gumamit ng mga hashtags para to spread awareness sa mga nangyayari, sa mga fundraising. And then, ayun lang, ang daming K-dramas ngayon sa Netflix. Sobrang ganda. Totoo. Pwede na lang panoorin at tapusin habang we still have more than enough time. Kasi ito yung mga bagay na hindi natin nagagawa kapag meron tayong mga trabaho. Ayun lang. Tsaka, ang sarap matulog. Yun yung number one. Lalo na, hindi. For me kasi, pag ako napupuyat, napapaos ako dahil syempre, kanta tayo ng kanta. Alam ni Tim yan na kapag konti yung pahinga mo, mas magiging prone ka sa paos, mag-rapping voice mo. Kaya ayun, kahit na maaga ako nagigising, ang bilis-bilis magbukas ng vocal cords ko. Tsaka ang bilis-bilis mawakakil. Sobrang kompleto yung pahinga. Ganun din. So yun ang ma-advise sa akin. Pwede silang manood ng mga series sa iWant, syempre. Oo, yes. Sa Netflix meron din. Pero sa iWant, ang daming mga bagong mga series din at saka mga free for streaming for everybody, for the kapamilya. At saka ang dami yung mga hindi dati nagluluto like you, Tim. Natutunan talagang magluto. Gusto ko lang malaman, sinong kasama mo? Are you living alone there sa unit mo? Myself and I. Kasama kami dito. May iba-ibang kong personality. Pag andun ako sa living room, may ibang kasama ko doon sa living room. So, ayun, ako lang mag-isa. So medyo malungkot lang. Ayun, lahat ng family ko mostly are in the Philippines, in Seattle sa US. And sa mga family ko din dito sa Manila, I can't get to them easily kasi di ba nak-lockdown tayo, maraming checkpoints and everything. So I've been by myself. Paano ka nakakapamili ng mga stocks o meron kang mga stocks before the ECQ? Ako mismo, I go to the grocery myself. And syempre kailangan naka-mask, eyewear. You have to be super protected when you go kasi hindi mo alam talaga, 'di ba? Invisible enemy. So correct. I try my best to carry my groceries. Like, I try to buy a lot and then carry it talaga for exercise then going home. And pero yung mahirap lang is waiting outside the supermarket for like sa linya, yeah. 1 to 2 hours just to get inside. Tapos, ang konti na yung mga stock. Nakakalungkot, but I hope everyone is doing all right kasi yung nakikita ko na parang nakapasok na ako sa grocery and then nakita ko na parang ilang piraso lang ng lettuce or something and then yung iba yung nasa labas pa, they haven't had a chance to come inside and choose, you know, so it's sad sometimes and ayoko mag-grocery. Ikaw, Antenor, sinong kasama mo? Well, may kasama akong dalawang friends dito sa bahay. Pero originally, ako lang talaga mag-isa. Kaso nga lang, before nung lockdown, na magkakasama na kasi kami. So, wala kaming choice kundi mag-stranded together. Pero masaya naman. At least may kasama ako. Uh-huh. Pero hindi iba't ibang tao kami dito. Hindi lang ako. Okay. Ayun, so sila well, dito kasi sa Paranaque, taga Paranaque. Isa lang yung pwedeng lumabas para mag-grocery, mamalengke per household. So, pero tumatakas ka. Medyo lang. Malapit lang kasi yung malengke dito. So, hindi. Ay, bawal yun. So, yun nga lang din. Tulad na sabi ni Tim, nagkakaubusan ng mga stocks. Pero, ang masasuggest ko siguro, mas maganda siguro mamili sa palengke kaysa sa mga like mga grocery stores. Kasi mas kompleto, I think, sa palengke. Like kung bumili ka ng meat, mga gulay, lahat andun na eh. Yun lang.
Pero syempre, 'di ba, always remember na if hindi naman kailangan lumabas talaga, it's really better to stay at home for you to be able to stay safe and for us to help then to flatten the curve then dun sa ating sa ginagawa ng government natin na manatili tayo sa bahay and kung kailangan like city mag-isa kasi siya, 'di ba? So talagang dapat wear your mask all the time kasi mas ligtas kapag naka-mask talaga. Oo, 'di ba? So that's very very important. Gusto nating malaman, no, syempre, ang tagal na, parang 1 month na halos tayong naka-enhanced community quarantine, oo. Kapag umayos itong sitwasyon natin, ano yung unang plans na gusto mong gawin, yung nilulook forward to my same question, Emperor, let's go first with Antenor. Ako, excited akong mag-samgyupsal. Totoo lang, sobra excited ako like magluto ng ayaw nang kumain ng marami like yun nga pero kasi akong alam na samgyupsal malapit sa may pantry sobrang sarap din only wine only mga cocktail so yun yung mga namiss kong gawin lalo na ngayon may liquor ba and then have a nice chat with your with your loved one mga special someone sa buhay na parang gusto kong bumawi dun sa mga tao na hindi kasama or yung mga kasama ko ngayon, pero hindi ko naman nagagawa yung mga bagay. Gusto kong gawin talaga with them. Kaya, ayun, then, sobrang excited ako. Feeling kong galing ko pag bumalik ako sa work. Kasi nasa pal pa rin ako. Lumilipad pa din ako. So, feeling ko pag balik ko ngayon sa trabaho, sobrang galing ko na. Okay. Na-miss ko na talaga yung mag-fly. So, yeah. Oo. At paano? Kasi diba, bukod sa pagiging mahusay na singer mo, ikaw ay flight attendant din talaga. Yes. Sobrang affected din trabaho mo kasi syempre 'di ba naka-travel ban din or allowed or whatever. So paano anong naging pinaka-deal ninyo? So after the quarantine, tsaka ulit kayo magre-report for duty ganyan? As of now, wala pa kaming balita, wala pang advice from the office. Pero ngayon, wala talagang flights. Meron lang mga charter, mga flights na wala. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga flight na yan. Pero like, pumupunta ng ibang bansa, I think to get mga supplies, ganyan. Tapos meron kinukuha mga volunteer attendants. Pero mga fully equipped naman ng PAL. So naka PB kami. Talagang fully talaga ng yung mga pag-iwan ng mga sakit. Ganyan. And then, ayun lang. Pero wala pa namang advice from kung anong mangyayari. Tim, ikaw naman, yes. Oo. Speaking of, nilulook forward, ganyan. Oo. Ano ang mga unang gagawin mo? Si Antenor Samgyupsal siya. Sa'yo, ano? Ako kasi, nag-celebrate po ako ng quarantine birthday last March. So parang, sobrang happy nalungkot birthday, ako. Thanks. So, pero sobrang nalungkot ako because for my birthday, I was gonna surprise my mom. Again, yung sa US. And then, parang hindi nangyari. Tapos ngayon, yung naka-lockdown kami, my mom is also on her own. So, parang every day, sine-check up ko siya kung okay siya. And yung pag iniisip ko na mag-grocery siya mag-isa, it really worries me. So, parang, feeling ko right after this, I'm going to fly out and really hug my mom and just be with her for a while. yun talaga. Ikaw kilala kita, ano ka talaga eh. Very family-oriented ka talaga ever since eh. Oo. Yeah. Tapos syempre, to see my friends and family na hindi namin nakita during this time, to just hug them. And pag may chance to see a frontliner, just to say thank you. Kasi grabe sila. Grabe yung ginagawa nila to sacrifice their time and effort to make sure na safe tayong lahat, diba? So, ayun na. That's what I want to do after. Talaga. Yes, oo. Nako, eto na. Siyempre, meron tayong pa-exclusive para sa napakarami nating mga kapamilya viewers na tutok-natutok at talaga namang gwapong-gwapo sa inyong dalawa, Tim and Antenor. Ano daw ang exclusive na ipapasilip nyo sa amin dito sa episode natin na ito? Oo. Ano kaya? Ikaw muna, Tim, ano ang pwede mong i-share na dito makikita ng mga ka-hotspot natin ang live na live? Sige. Sige, wait lang. Mag-ready ka na, Antenor. Here we go, guys.
Sa kinakabahan. Pero excited. So may shelf po ako dito sa living room na parang it's my values in life, you could say. So dito po sa taas, hayaan mo lang yung painting. Pero dito po sa taas, may mga books po ako ng inspirational na, syempre, God first, di ba? Above everything. Then, I have my family. Family comes second. So, may pictures ako with my mom and baby po ako, my dad. Ayun po. Then, syempre yung mga hobbies natin. Power Ranger collector po ako. Nag-collect po ako ng Power Ranger. So, totoong helmet to, sinusuot ko to minsan pag naka-cosplay po. And then, yung mga konti lang yung collection dito sa shelf, but I have a whole box. Balak pa yung box na may toys. And syempre, yung mga gifts and awards from singing, from fans, and sa mga buddies. And sa baba, may mga books, cookbooks, and ito actually, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Ayan, so, yung mga hindi alam, A Whole New World was the very first song I ever learned nung bata po ako, nung three years old. And buhay pa yung papa ko. My dad passed away nung 3 years old. And ito po yung cassette tape talaga ng Aladdin na pinapakinggan ko to memorize Aladdin. At cool yung bago mo pa. At yung VHS na may sticker pa ng pangalan ko. Ayun, ito po. ng Aladdin. So, nung nag-the voice po ako tapos naging Team Leia, para siyang full circle moment in my life. So, I really keep this. It's very very personal to me, tong VHS tape. VHS tape! But, ayun po, yun. Grabe. Oo, nabanggit mo na rin naman na syempre talagang parang ang surreal ng feeling for you na ikaw ay pumasok sa Team Leia sa The Voice, ganyan. Oo. Nako, ano ang pinaka nami-miss mo? O meron ka bang mga talagang binalikang memories ngayong ECQ ng The Voice days, ganyan? Wag na! Joke! Baka maiyak pa. Wag na! Hindi, nung The Voice days, yung realizations ko. Ngayon ba may mga moments ka na naaalala noon nung nagda-The Voice ka na parang nababalikan mo because of ECQ? Siyempre, may mga moments na ayaw na nating iharap or you know to face. I know baka si Anton can also relate na even though during the time of The Voice, sobrang na-pressure po ako kasi feeling ko kailangan kong I needed to do whatever it took to win, and sobrang exhausting yun to also parang I don't know, medyo personal to, but I felt like I had to put on a certain way of speaking, a certain way of dressing, looking, and nagigets ko naman, but looking back, I think I would tell myself nung nasa The Voice ko, I would say, don't be afraid to just be yourself, because people will love you anyway. No matter, and the right people will love you anyway, di ba? So I was so scared during The Voice kasi live yun every week, tapos after The Voice, after the episode, makikita mo lahat yung mga comments, mga texts, and everything, and you feel so pressured. yung hindi alam ng mga ibang tao, parang some people really had to get their blood pressure checked. So yung naalala ko before, and akala ng mga tao this work that we do is like, oh, is that work talaga? You're just singing. But it's really hard to do, to be able to be our best for everyone. And of course, that's the other side realization. Pero yung ibang realization ko is, wow, so many people are by my side. Na I'm remembering all of the support sa mga Timmy Rangers ko, syempre sa family and friends, and yung ibang tao na hindi ko pa na nakakilala, but I can feel their support through online hanggang ngayon. So ayun, I feel na I'm happy that I know that I'm not alone. I'm alone physically, but I feel like I'm surrounded with so much love. So yun yung realization ko. Yes, thank you so much for sharing your story na ngayong naka-isipin
tayo. Alam mo, sobrang nakakatuwa sa ibang way, no? Sa context of, you know, open ka para magbigay ka ng kwento mo sa mga nanonood. Sabi nga nila dito kanina, sobrang natuwa daw sila because ito daw ay great relief para lahat ng mga team bahay, especially for the frontliners. Kasi di ba parang this is not yung the usual na napagkikwentuhan naman if you are in the interview, di ba, on TV, ganyan. So thank you kasi syempre at least ako mismo, I myself, parang I love it hearing you sharing stories noong ikaw ay nasa The Voice pa. Ikaw naman, Antenor, kung nagpakita si Tim ng kanyang mga collections, ang kanyang mga inspiration na book, tapos may Aladdin, ganun pala yung pronounce na Aladdin, ganun pala. Oh, Aladdin. Hindi pala yung Aladdin, akala ko Aladdin yun, no? Antenor, ano sa'yo? Ano ang pa-exclusive mo for Hotspot Live? Kinakabahan ako kasi ang organized nung kay Tim. Ang organized nung kanya. Yung sa akin mukhang magulo lang, pero maayos naman. Okay. Ano lang? Hindi siya organized kanina. Pinagandaan niyo pala to, ha? Oh, ano anyway, yan? So ito yung, okay. Dito tayo sa, dito kasi sa apartment ko may dalawang rooms. Mm-hmm. So yung isa bedroom ko, then yung isa ginawa kong like parang walk-in closet. So dito na lahat. Ito siya. Ito. Mga shoes and mga ginagamit sa show. Yes, mga damit. Tapos meron ako ditong mga memorabilia din nandito, yung mga regalo ng fan. Ako, I'm a very sentimental na tao. So, I keep everything. Wala akong tinatapon. So, mahirap mag-declutter for me kasi parang every, lahat ng binibigay sa akin ng mga tao or ng mga fan is very, ano, may ano siya sa akin, special na meaning. Ito, naalala ko, nilalo sa akin ng isang fan. Lapit mo ko. Ng birthday ko. Warly. Warly yung pangalan niya. So, ayan. Pictures ng family ko. Parang Ferris wheel. Oo. Sobrang effort. Grabe. So, although, hindi ko nga lang sila ma-display lahat. Kasi sobrang ang dami ko ng gamit. Pero, andito yung mga bigay ng fan sa ilalim ng mga damit. So, andyan lang siya lahat. Although, hindi lang ganun ko-organize. Pero, natago ko siya. Gusto ko lang siya actually na nandyan. Although hindi ko sila nakikita lahat. Pero happy ako na nandyan sila. Parang kapag tinanong mo ako kung kanino galing itong mga ganito, naalala ko kung kanino. Sobrang natatouch ako pag nakaka-receive ako ng mga gifts. Kahit anong gifts. Kahit mga ganon, yung mga, lalo na yung mga ineffortan, yung mga DIY na ganyan. So sobrang na-appreciate ko. And then, ako mahilig akong mamili ng mga sapatos din, although hindi ko nagagamit lahat kasi I have my favorites. Mahilig ako sa mga white shoes, so hindi ko siya nagagamit lahat. So, ayan siya. And daming sapatos! Oh, pero hindi ko siya nagagamit. Pero ako kasi, like what I said, I'm very sentimental. So, yung iba dyan, ang tagal na talaga, like mga 10 years ago, tulad neto. Pag mga leather, natutuklap yan. Totoo yan. Ay, okay po. Ito nakakahiya. Ano na siya, hindi naman to molds, pero sobrang iba na yung, para na siya, kahit na anong linis ko sa kanya, nag-aalikabok talaga siya. Na kahit every week ko siyang, so sobrang tagal na niya, dahil nga sa quality ng leather niya. O doon hindi naman siya sira, pero ayun, nagdudumi na talaga siya on its own. Pero na lang 7 years ago na, ito. Meron siya nagagamit. Manon. Hindi ko lang siya gusto itapon kasi meron nga siyang meron ako nalala sa mga bagay-bagay. So, ayun lang. And then, may uniform pala na nasa rack na to. Ito yung mga uniform ko. Mga pina-dry clean, ganyan. So, nag-log ka lang. Hindi gumagalaw yung video. Ayan na. Nasa uniforms na. Okay. Ayan. So, ito yung rack for my uniforms. Tapos yung mga pina-dry clean on the other hand. Yun lang naman po. Oo. Buti na pagsasabay mo yung schedule ng flights mo tapos pag may mga showbiz commitments ka, yung mga kailangan mong mag-guest, kumanta, concerts, ganyan. Mm-hmm. Ayun, thankful lang ako kasi sobrang supportive ng company ko, parang nafe-feel ko talaga na I have the best of both worlds. Yung parehas, yung flying and singing is parehas kong mahal. So I feel lang na I'm so blessed and sobrang swerte kasi nagagawa ko yung parehas kong gusto at saka supportive din
yung employer ko. Kaya gusto ko lang mag-thank you sa kanila. Yun lang naman. Nako, eto, sabi dito, nagpapabati sina Maria Patricia Sanchez, RJ Arasa, pabati daw sila nina Raynan, tapos nakatutok din sa atin si Christine May Bautista, Nene Eugenio, Esther Hernandez, May Tuyongan, sabi niya, Anton gives us happiness. Also, DJ Jaiho and Tim. Maraming maraming salamat. Oh, okay, salamat. Thank you. Mas magiging salamat happy kayo po. Dahil this time, papasampulan nila tayo syempre dito sa ating kantahan session naman. Oo, pag-uusapan naman natin ang inyong music. Si Antenor ay meron siyang bagong single na pumapasok at nagna-number one at hindi mawawala sa chart ng MOR sa programa ko mismo sa 101.9 for Life, Ang Dating Angkin. Oo. Yes. Yes, oo. Ano nga bang inspiration ng Dating Angkin? Ano ba yan? Actually, medyo, ang tagal ko na kasi na-record yan. So, Kung na-release ko siya, medyo true to life kasi yung lyrics niyan. Kaya yun yung, siguro yun yung ano, galing din talaga ng galing ng Diyos kasi parang lahat ng nangyayari sa buhay mo, merong purpose, merong ibig sabihin. Mm-hmm. So, siguro kaya nangyari yun kasi para mas ma-feel ko yung sarili kong kanta, mas ma-deliver ko na maayos yung kanta sa mga performances ko. So, and gusto ko pala magpasalamat sa Antonians, sa mga bumoboto po para mag-number one ang Dating Angkin sa MOR. Maraming maraming salamat din sa MOR, sa'yo, DJ Jaiho. Thank you. Tulong po. Yes. O, sampulan mo naman kami ng Dating Angkin kasi ang daming nakakamiss sa yung napapanood ka sa tawag ng tanghalan. Ngayon gusto nilang mapanood ka habang nasa bahay na umaawit ng single mong Dating Angkin. Please welcome mga kapamilya. Share niyo po ang video na ito at sabay-sabay po nating panoorin Antenor Cruz, kanyang awiting Dating Angkin. Yay! Sorry, medyo na-disconnect yung Bluetooth ko. Sorry! Okay lang, ano ka ba? Wala naman problema dyan kasi, di ba, everybody now is, alam mo na, nakaasa sa internet. So, kung meron bang mga konting paglalag at pagbabuffer, kami po ay humihingi ng paumanhin, pero wala po kaming hawak doon dahil di namin nakikita ang connection. Charing. Ayan, ito na po. Ayan na, go! Nakabahan ako, hindi pa ako napag-warm up pala. Huwag kang kabahan. Ako lang to. Sharing. Ito po, para sa inyong lahat and para sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Kiko Salazar is watching. Yay! Hello, Rita! Gusto mo unahin ko muna si Tim? Saglit lang. Ito na. Ayan na. Okay, sige. Sir Jeff Victoria is watching. Hello sa Star Music family natin. Abangan nyo soon. Marami pa tayong Star Music family mga kasama. DJ Jaiho, sorry. Tim, sorry. Okay lang. Okay lang. Ano ka ba? Gusto mag-swimming muna ako. Wow! Doon naman. Makita kami ng swimming. Ay, swimming pool talaga dyan? Dito, sa tapat ng ano sa garahe. Baka mahulog ka. Hindi, nasa upo naman ako. Okay, ito. Yan na ba? Hindi na ako sa mga viewers, ano ba nangyari ngayon? Okay lang yan, live na live kasi tayo, oo. DJ, sorry, kailangan ko siyang i-download ulit dahil nag-disconnect yung internet ko. Oh, sige, paunahin ko si Tim, ha? Sorry, Tim. Okay, no, it's okay. It's okay. Yeah. No need to say sorry. Okay, salamat din sa pag-unawa. Kaya ituloy-tuloy. Okay. O eto, habang dina-download ni Antenor ang kanyang Dating Angkin na song o para sa atin, mamaya abangan nyo po yan. Pero this time, from the Voice of the Philippines naman, we have Tim Pavino. Eto, anong title ng song na kakantahin mo for us? Galingan mo, nanonood yung composer mo. Patay!
So ito po yung this is my new single under Star Music. It's Dalangin under the album Dreams. But this is kasi nasa quarantine tayo, di ba? So parang inisip namin ni Kiko Salazar, the composer of the song, as well as my overall producer, sabi niya, gawa tayo ng stripped-down version. Na parang para sa mga sumasenti sa bahay, di ba? So, nag-shoot po ako ng video on my own, na parang music video and everything. In-edit ko with Kiko. And yun po yung available ngayon po sa Star Music YouTube, as well as my Facebook and IG platform. So ito po is this is composed by Kiko Salazar, Dalang strip version. Here we go. Thank you, Lord. Bakit sa'yo ay nahumaling? Paano ba to pigilin? At hiling, hinihiling sa langit. Sana'y magpasakin kung nababatid muli. Huwag mo na sana pang tatagalin. Ang panalangin ko, ang ibigin mo, sa'yo ilalaan itong puso ko. Dahil dalangin ko, ang ibigin mo, walang ibang nilalaman itong damdamin. Yan ang dalangin ko. At sa saglit na sumusulyap sa akin, ano bang ibig sabihin? Parang ang batid mo rin, huwag mo na sana pang patagalin. Dahil ang panalangin ko, ang ibigin mo, sa'yo bilala. At dahil kailangan ko, ang ibigin mo, walang ibang nilalaman itong damdamin. Yan ang dalangin ko. Sabi pa pa na mga lapi o makikiramdam na lamang papalaki. Maari na pang ito ay totohan, di ko na kayang biruin ang damdamin. Ang panalangin ko, ang ibigin mo, sa'yo ilalaan itong puso ko. At dahil talangin mo, ang ibigin mo, walang ibang nilalaman itong damdamin. Yan ang dalangin ko. Oh,
Thank you po. Yay! Parang grand final. Parang grand final. Thank you. Salamat. Thank you, Kiko, for writing such a beautiful song. Ang ganda. Alam mo yung song mo, bagay na bagay siya ngayon. Oo, ngayong ECQ. Diba? Parang everybody, all of us now, is, you know, we have our dalangin. Hindi lang sa taong mahal natin, kundi for the whole world, that this pandemic, COVID-19, will end soon. Diba? Tama. Yes. Mm-hmm. Ayun. Sana sa mga frontliners, don't give up hope. Thank you. Thank you so much, guys. Totoo. Para sa inyo yun. Thank you, thank you. Ito na. Siyempre, we have Team Pavino sa kanyang awiting dalangin na pwede nyo pong i-download yan sa ating mga digital platforms sa Star Music. Now, mamaya bago natin kayo i-invite, panoorin naman natin ang dating angkin performance by Antoner Cruz. Go! Yay! Thank you. Ito na talaga, guys. Oh, oh, sinabi mo ay alis ka lang kay dami ng gumugulo sa isip mo. Kahit ikaw, kung naging tayo, puso'y nananabig sa iyong pagbalik. Ngunit bakit ngayon ay may kasama ka? Di man lang sinabi na umibig ka sa iba. Nang sa aking sabihin, ika'y babalik pa rin. Naghintay hanggang mga bituin na pagod sa pag-ingin. Sakit di man lang sinabi, iba na ang may-ari ng puso mo. Natati ang kilig. Sinabi mo, pasandali ka lang. Nangako pa ako lang yang mamahalin. Kay sarap bawat tipong puso'y nananabig sa iyong pagbalik. Ngunit bakit ngayon ay may kasama ka? Di man lang sinabi na umibig na sa iba. Nang sa aking sabihin, ika'y babalik pa rin. Naghintay hanggang mga bituin na pagod sa pag-ingin. Sakit di man lang sinabi, iba nang may-ari ng puso mo. Natating ang kilig. Paano bang pusong sanay? Paano ba itutuloy ang buhay ko? Oh, 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 oh. Nang sa aking sabihin, ika'y papalik pa rin. Naghintay hanggang mga bituin na pagod sa pag-ingin. Sakit di man lang sinabi, iba na nasa puso mo. Oh, 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 ng puso mo. Nadating ang kilig.
Maraming salamat po. Alam mo, grabe. Ang ganda na mga awitin. Salamat po. Thank you sa inyong kayong dalawa. Dalawa. Actually, kayong dalawa. Ang grabe. Alam mo, perfect sa oras natin na 3:48 yung song mula kay Tim at saka yung song mula kay Antenor. Perfect na perfect. Na mga, alam mo, yung iba kagigising lang, yung iba gusto nilang mag-chill lang dahil mainit ang panahon. Pero naririnig nila, live na kumakanta kayo for everybody. Talaga namang hindi lang dalawang kamay, pati paa itataas para lang ibigay sa inyo bonggang-bongga. Uy, alam mo, in fairness, perfect for me sa lyrics din nung dating angkin talaga. Yung ngunit bakit ngayon ay may kasama ka, di man lang sinabi na umiibig na sa iba. Ang daming ganyan. Correct. Kasi. Actually, ang daming sobrang, ewan ko, ang daming mga friends ko na nakaka-relate daw kahit na hindi naman nila napagdaanan pa yung nangyari doon, yung sinasabi ng lyrics. Oo. Tapos, di ba, pagka yung ganyang makantahan, kagaya nung Dalangin ni Tim, tapos yung Sayo Dating Angkin, alam mo yun yung mga songs na patok sa ating mga Pilipino. Kasi lahat tayo gusto natin na yung naririnig natin talaga, dapat ito ay parang feeling natin, kahit hindi pa nangyayari sa atin, feeling natin parang sa'yo sinasabi. Correct, totoo. Sa singers, ganun yun, di ba? Every time na you deliver a song, it has to be, dapat parang you're making kwento of the message with harmony, with the rhythm, ganyan. Wow, taray. Kurado pala. Sample. Oh, sample naman ka. Ay, naku, wag na. Ang ganda na nung pinakita yung version. Ha? Kaming na lang daw. Hindi pwede. Bawal. Oo, masasira ang kilay natin sa swimming pool. Oo. Ay, gusto ko malaman, how's the experience dito sa ating hotspot LIV Live na live team? Sobrang saya because, dito lang ako mag-isa. So it's so nice to see familiar faces and just to know that ikaw, Jai, you're okay. Si Anton, that you guys are okay. Parang for me, that's already enough. I'm so happy. And to be able to join yung mga kapamilya natin dito who are also at home. Thank you guys for staying tuned with us. It's so nice to connect again with everyone. Mm-hmm. How about it, Antenor? Ayun lang. Gusto ko lang din mag-thank you sa'yo, DJ Jaiho. And Tim, thank you. Who would have thought dito pa kami magsasama ni Tim sa guesting na ito. And gusto ko rin magpasalamat sa mga Antonians na hindi bumibigay at hindi bumibitaw kahit na may crisis tayong pinagdaanan ngayon. And gusto ko lang silang sabihan, hindi lang yung mga Antonians, pati yung buong mga kababayan natin, yung buong mundo na mag-iingat lang po lagi and hindi po, wala po piliin po natin magdasal and pagdasal po natin. Ipanalangin po natin ang kaligtasan ng bawat isa at matapos na itong COVID-19 na ito. At ayun lang, gusto ko lang din po i-take yung opportunity na to para magpasalamat din sa composer na aking kantaan, kasi si Coach Ferlan kan sa taga isang TNT artist din, kasama ko rin po siya sa tawag ng pangalan. And maraming salamat. Masarap lang din po yung pakiramdam na may mga bago kang tao na nakakausap. At ito, I'm sure marami na naman po tayo na inspire at happy po ako na naging part po ako nitong live na ito at naka-inspire po tayo ng mga mamamayang Pilipino at mga pamilya po natin na nanonood. Mm-hmm. Totoo yan. Ako, thank you so much, Antenor, kasi parang this is the first time talaga na nabigyan din ako ng chance for me to be able to know you more and diba, to get to know who's Antenor talaga. Kasi madalas, salamat po. Nagkakasalubong lang tayo sa hallway, nakikita lang tayo sa hallway, ganyan. Si Tim kasi, I can consider Tim kasi as one of a very good friend of mine because when he was still starting pa lang talaga in the business, parang halos sabay kami. Halos sabay kami talaga na struggling how to get into the business, ganyan, di ba? And now, tingnan mo naman, di ba? Tama yung sinabi nyo kanina na God has planned talaga for us all. Let's just wait for the perfect timing and everything is will gonna be fine. Wow, Jai, nag-share din pa. Hindi na pa thank you, Jai. Oo naman, Tim, syempre, ano ka ba? Of course, I just want to say I'm very happy na we stayed friends for very, very long. At sa lahat that are watching, treasure your friendships and your family connections kasi we don't know, right?
baka bukas we're not here anymore. But of course, thank you again to ABS for this chance and to Star Music family, to Sir Jonathan, Sir Roxy, Sir Francis, Sir Jeff, and to Kiko for writing the Langin and for producing the album with me, Dreams, guys, which is available on Spotify and sa lahat po ng mga platforms ng Star Music. Thank you. Of course, to my manager, Ate Judith, Stella, Sir Odi, Stages family, to my mom who's watching sa Seattle po. Hi, Mom. And to my Timmy Rangers, thank you. And of course, to our frontliners, thank you. Thank you again for what you are doing. And for everybody watching, pag meron kayong nakitang fundraiser, please donate because it really does help. It just even a little bit will help at least one person get through today. So maraming salamat again. And to you, Jai, for this chance to be here sa Hotspot. Sobrang saya. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Stay safe. Stay healthy. Invite everybody to follow you on your social media accounts. Antenor, go! Okay po. So, sa IG po, ang aking pong username ay I am Antenor Cruz. And then my official Facebook page po is Anton Paolo Antenor. Hindi ko kasi alam kung paano tanggalin yung pangalan ko. So, yun pa rin siya. Same pa din. And then wala pa po ako Twitter. Sa mga palad. Pero magta-try po ako maggawa ng Twitter account very, very soon. So yun lang po. Yeah. Thank you po ulit. Thank you DJ Jaiho for having us. Thank you. Tim, promote social media. Guys, sa social media, please follow me sa Facebook, Instagram, sa TikTok, sa Twitter. Lahat po yun. At Tim Pavino. Sorry, hindi Timmy. At Tim Pavino, please follow me there. And tonight, I'm also every single night, Monday to Saturday, nasa Kumu po ako, nagla-live ako from 8 to 10. And every day, iba-iba yung mga ganap ko. So tonight's thing is Broken Hearts Tuesday. So please join me. Ang taray. In fairness naman. At syempre sa lahat po ng mga kapamilya po natin na meron pong gustong ibigay o ipahatid po na tulong, eh talaga naman pong pwedeng-pwede po kayo magpaabot ng tulong sa pamamagitan po ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation. Pwede niyo pong makita sa mga screens po na ipinapakita natin sa TV, sa mga social media accounts po natin, ang ating programa po na Pantawid ng Pag-ibig. Opo, kapamilya, sa inyong mga tulong po, makakaabot po yan at mapaparating po natin sa mga lubos at higit na nangangailangan. At syempre, opo, ugaliin po natin ang magsuot ng ating mga mask, opo, para tayo man po ay lalabas at dapat po lagi tayong ligtas dahil ligtas kapag nakamask, mga kapamilya. Thank you, Tim Pavino, Antenor Cruz. Maraming salamat. Salamat din po. Thank you, Jai. Sa lahat ng mga tumutok sa atin mula kaninang alas 3 ng hapon hanggang sa mga oras na ito, stay safe, stay healthy. God bless you all. We are all praying na sana po matapos na ang ating pinagdadaan ng pandemic na COVID-19. And syempre, abangan nyo po ang mga iba pa nating Hotspot LIVE Live na live. Bukas, alas 5 ng hapon, makakasama naman natin dito si Chief Filomeno. Yes, kapamilya, live na live pa rin po tayo. Ako po ang Beshi ng Bayan. Ako po si Jaiho. Maraming salamat, Star Music Family, kay Franz, kay Sir Jeff, Sir Rock, si Likigan, at sa lahat po ng bumubuo din ng Hotspot Live. Thank you so much. Ito po. Thank you, Star Music. Thank you, everyone. Thank you, Star Music.